Epifanio Labrador, komentaristang walang inuuruan, walang kinikilingan, nagtatanggol sa sinumang inaapi ng mga politikong korap na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Epifanio Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Magandang araw po sa inyong lahat. Muli, nandito na naman po yung lingkod, Epifanio Labrador. At syempre sa araw pong ito, binabati po natin Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po yung nakatutok dito sa ating programa. Maraming salamat po. Siyempre, binabati po natin ang ating mga kapatid sa abroad na patuloy po na nakatutok o sumusubaybay dito sa ating programa. Maraming salamat po. At siyempre, binabati din po natin mga minamahal kong kababayan, yung mga bago nating mga subscribers na patuloy po na nakasubaybay dito sa ating programa. At sana po'y kasama namin kayo palagi dito sa ating pong pakikibaka o pakikipaglaban-laban po sa mga politikong korap o sa mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. At sana po lagi niyo pong ipanalangin ang yung lingkod sapagkat habang tumatagal po'y napakarami na pong tao na nagbabanta, no, dito sa ating buhay dahil nga po sinisiwalat natin dito ang mga katarantaduhan, mga kahayupan, mga kawalangian na mga politiko o mga taong nasa ating bansa na ginagamit ang kanilang mga pera para lamang magpayaman at umabuso sa ating mga kababayan. Kaya mga minamahal kong kababayan, tulad po ng sinasabi ko, naway lagi niyo pong suportahan itong ating programa sapagkat kayo na lamang po ang pag-asa upang tayo po ay makapagpatuloy dito sa ating programa. Kaya po doon sa mga kapatid natin at mga solid natin na mga taga-subaybay, huwag po kayong magtatanggal na mag-aalis ng inyong ads o mag-i-skip. At kung gusto man po ninyo mag-skip, pwede nyo naman pong panoorin tapos panoorin nyo uli. Pag natapos na, yung pangalawang panood nyo po, huwag nyo na po yun i-skip. Para kahit papaano naman po, nakakatulong po kayo dito sa ating programa. Kaya nga po muli, sinasabi po ng yung lingkod, maraming salamat po. Binabati din po natin ang ating mga public official, lalong-lalo na ang mga barangay chairman, maging ang mga mayors, maging ang mga gobernador, maging ang mga congressman, at sa mga senator na tunay at tapat na naglilingkod sa ating bayan. At siyempre, binabati din po natin yung ating mga kapulisan, ha, lalong-lalo na yung ating mga kasundaluhan at anumang mga departamento na meron tayo dito sa ating bansa. Mabuhay po kayong lahat at tulad po ng sinasabi ng yung lingkod, nawa kayo po ay maging halimbawa ng lahat ng inyong mga kasama sa inyong tunay na paglilingkod dito sa ating inambayan. Naway kayo maging halimbawa sa magagandang pag-uugali at sa pagiging tapat bilang isang lingkod bayan. Muli po, tulad ng sinasabi ng yung lingkod, mabuhay po kayong lahat mga minamahal kong kapatid. Okay, sa umaga pong ito, binabati din po natin ang ating National Vice Supreme Commander Roldan Dumdum. At siyempre, binabati po natin lahat ng ating mga kaanib Luzon, Visayas, Mindanao ng ating samahang civilian anti-crime brotherhood. Binabati din po natin ang lahat ng ating mga kababayan, lalong-lalo na dyan sa Mactan City, Cebu. At maging dyan sa Consolacion. At maging dyan sa Liloan City.
Okay, nagpapabati din yung ating mga kababayan dyan sa Santander, Cebu. Binabati din po natin yung ating mga kaibigan, mga talagang naging kasama dito sa ating samahang civilian anti-crime dyan sa Bugos City, maging dyan sa Medellin, Cebu. Binabati din po natin ang mga kaibigan natin dyan sa Bislig, maging dyan sa Surigao del Sur, maging dyan sa Ginubatan, Albay. Binabati din pala natin yung ating mga kaibigan, lalong-lalo na dyan sa Tabaco City, sa lahat po ng ating mga kaibigan dyan na naging kasama sa buhay. Magandang-magandang araw po sa inyong lahat. Nawa kayo'y nasa mabuting kalagayan at mabuhay po lahat ng mga Bicolano. At syempre, lahat ng Bicolana. Okay, binabati din po natin ang ating mga kaibigan dyan sa Catarman Summer, Northern Summer pala, maging dyan sa Labisares, maging dyan sa Rosario, maging sa Bunbun, Northern Summer, magandang magandang araw sa inyong lahat. At syempre sa mga Katbalogan, maging sa Tacloban, maging sa Kalbayog, magandang magandang araw sa inyong lahat. Okay, binabati din po natin ang ating mga kaibigan dyan sa Canlaon, Bohol, Tagbilaran, Bohol, maging dyan sa Ubay, Bohol, maging sa Pitugo, Bohol, maging sa Mabini, Bohol, maging dyan sa Bayabas, Bohol, maging dyan sa Hagna, Bohol, maging sa Kalapi, Bohol, at dyan sa Carmen, Bohol, at maging sa Sagbayan, Bohol. Mabuhay po kayong lahat at good morning. Marami na pala nakasubaybay dito sa atin, Marami nang nakatutok, Marami nang nakatutok ng mga kaibigan natin, So, binabati din po natin ang ating mga kaibigan dyan sa Pagbilao, Saan ba tong Pagbilao na to? Bulacan ba to? Maging sa San Del Monte, Bulacan, San Miguel, Bulacan, maging dyan sa Gumaok, maging dyan sa Tungko, Bulacan, maging dyan sa Muson, Bulacan, magandang magandang araw sa inyong lahat. Okay, binabati din po natin yung ating mahal na kaibigan, Mayora, Janice Digamo, at maging kay Mayor Fritz Diaz, magandang magandang umaga sa inyo, Mayor. At syempre, binabati po natin Ma'am Amy Marcos. Ay, sorry. Magandang magandang araw po sa iyo, Ma'am. At syempre, sa lahat ng ating mga senador, lalong-lalong na ating ginagalang at irerespeto, Grace Poo, yan po ating napakatapang na senadora. Binabati din po natin yung ating nirerespeto at ginagalang na si Rapi Tulpo, bagamat lumabas yung issue na ito na dahil nga sa pagkampi niya kay Aura, mukha yatang napahiya itong ating idol, no? Pero ganun pa man, meron nga isang vlogger dito na sinasabi, kaya lang naman daw to bigla agad kinagat ni Rapi Tulpo dahil viral. Viral daw, kaya kinagat nito ni Rapi Tulpo. Ganun pa man, viral man yan o hindi, wala ka nang pakialam doon. Naman ngayon kung napahiya si Rapi Tulpo, doon sa kanya pakikipaglaban para kay Aura, sabi nga nitong vlogger na to, akala mo daw kung sino, na mag-utos sa mga pulis itong si Rapi Tulpo. Ginagamit yung kanyang kapangyarihan, parang nag-o-overpower na ito. Para naman sa akin, minsan kasi kailangan naman talaga daanin natin sa sindak itong mga pulis. Pero ganun pa ma, kung mayroong pagkakamali,
itong si Rapi Tulpo, tulad po ng sinasabi ko palagi dito, hindi po tayo prepekto. Isa man sa atin ay pwedeng magkamali, hindi man ngayon, eh maaaring bukas. Kung hindi man bukas, maaaring sa susunod pa na bukas o sa susunod na buwan. Ha? Huwag po nating husgahan na sasabihin natin na kaya agad na hindi naman tumawag daw itong si Aura at humingi ng tulong sa kanya, ba't niya agad kinagat kasi daw artista o viral. Eh alam niyo mga minamahal kong kababayan, huwag na po nating pag-usapan yan dahil kung tutuusin, marami pong naitulong ang ating kapatid, Senator Rapi Tulpo. Eh huwag na po kayong gumaya sa akin. Kung ako po minsan ay medyo nagre-react sa kanya, yun po ay pagre-react lamang bilang isang kapatid. Hindi po ibig sabihin na siya ay kalaban ko, no? Yun po ay akin lamang paglalambing sa kanya, no? Pero ganun pa man, magpasalamat tayo at meron po tayong Rapi Tulpo in action at meron tayong Rapi Tulpo na isang senador na nakikipaglaban. And ang nagiging issue pa nga nito, bakit daw tila takot siya kay Tevez? Eh, hindi po natin niya masasagot, tanging sila lang. Pero ganun pa man, ang importante sa bawat araw ay nakakagawa po ng kabutihan itong mga tulpo, lalong-lalo na sa ating mga kababayan, no? Sila po ay ating hinahangaan at nirerespeto. At kung ano man yung kamalian nila, eh pagpasyensyahan na po natin, hindi po sila prepekto. Ha? Ganun pa man, patuloy po tayo nasa likuran ng Tulpo Brothers at patuloy po tayo nakikisa sa kanilang magandang adhikain. Okay, sa araw na ito, mga minamahal kong kababayan, mapapanood po natin dito itong napanood ko sa SMNI. Lagi akong nabubulol sa ano na to, no? So, dito sa palabas na to, ay napag-usapan po dito yung tungkol nga dito kay Bantag. Ano po? O, napag-usapan po dito yung tungkol kay Bantag. Kaya po, para po mabigyan natin ng reaction, para po mabigyan natin ng reaction ito, ipakinggan po natin, ano? Para maintindihan po natin kung ano ang nilalaman ng usapin na ito dito sa SMNI. Okay? Okay, pakinggan po natin mga minamahal kong kababayan. Ng Philippine National Police na hindi pa rin nakalalabas ng bansa ang dalawang sospek sa pamamaslang sa dating broadcaster na si Percy Lapid. Ayon sa PNP, mahigpit pa rin ang kanilang pagbabantay sa lahat ng border ng bansa. Mahanap lamang sina dating Bucor Chief Gerald Bantag at Ricardo Zulueta. Tunghayan natin ang balitang yan mula kay Paul Montibon. Hindi pa rin tumitigil ang Philippine National Police sa pagtugis kay ex-Bucor Chief Gerald Bantag at sa deputy nitong si Ricardo Zulueta. Ito ang iginit ni PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, kasunod ng panayam sa kanya ng media araw ng Lunes, July 3, 2023. Paliwanag ng PNP, lahat ng posibleng paraan ay gagawin ng tracker teams para lang madakip ang dalawang suspect sa pagkamatay sa broadcaster na si Percy Lapid sa Las Piñas City. Kami po tayo kung nai-receive ng information and hopefully po isa po doon sa mga information, mga location na sinasabing na posibleng kinakukuha niya ay mag-positive po at yun po yung assurance natin na pagamat na-archive po yung isa po niya kaso, hindi po yun ang magiging dahilan para titin po natin yung ating manhunt operation. Sa katunayan, mahigpit ang pagbabantay na ginagawa ngayon ng PNP, partikular na sa iba't ibang ports o pantalan sa bansa. Kasabay nito ang pagtitiyak na hindi pa nakalalabas ng Pilipinas sina Bantag at Zulueta dahil na rin sa patuloy na ugnayan nito sa iba't ibang ahensya at mga sektor ng pamahalaan. Sabi naman po ng BIG ay wala pa rin po indication na siya ay nakakalabas ng bansa. Ngayon kung may possibility rin po na gumamit siya ng backdoor, kaya naman pati po yung ating mga pantalan ay ginabantayan din po natin maliban po sa ating mga air force at iba po mga force. So make sure na hindi po na tayo maglilusutan at hindi po isulweta.
Sa ngayon na natili pa rin at large ang dalawa dahil sa krimeng kinasasangkutan nito. Nauna nang nagbigay ng pabuya o reward money ang pamahalaan ng 3 million pesos para sa dalawa. Ngunit hanggang ngayon ay mailap pa rin na mapasakamay ng mga otoridad ang dating general at kasamahan nito. Para sa Diyos. Ayun, mga minamahal kong kababayan. So, alam nyo mga minamahal kong kababayan, sa madaling salita, itong si Bantag at itong kanyang deputy ay hindi pa po nakakaalis ng Pilipinas. Ano? Ibig sabihin po, nandito lang sila sa bansa. Eh, ang tanong ko po, ilang buwan na po ba na nagtatago itong si Bantag? At ilang buwan na ba na naging usapin itong pagkamatay ng ating hinahangaan at nirerespetong Ka-Percy Lapid? Abay, sa tingin ko, sobra na sa 4 na buwan. Pero bakit hindi makita, mga kababayan? Ano ba yung dahilan talaga? Na kung tutusin, ha? Eh kung pakikilusin lahat ng ating mga departamento dito sa ating bansa, magmula sa NBI, pulis, sundalo, isama na natin para mapakinabangan pati itong BGMP. O mayroon pang mga non-government dyan na gustong sumali, nagpupulis-pulisan, ha? Mas matindi pa sa pulis kung pumorma. Isama na natin pati yung mga CIS na yan, ha? Oh, mayroong mga barangay intelligent. Oh. Eh kung talagang gusto po itong mahuli, itong mga ito ay mahuhuli. Ah, pero base po dito sa aking nabasa kagabi, mayroon po akong nakausap, ayoko na lang po banggitin itong pangalan niya. Ito po ay isang matinik na researcher. Ah, at talagang halos po lahat ng ibinabalita o inilalabas ni Avalos na mga report ay nanggagaling po dito sa kaibigan natin, ano? Ha? Ha? Hindi, sabi nga niya dito kagabi doon sa text niya, hindi makasuhan ni Remulla si Henry Tevez kahit may raid dahil Iglesia ni Cristo yung mga nasa paligid din ni Remulla na inuutusan niya. Ha? Sa Cavite, PNP halos mga INC, yung protector ng droga, sugal at patayan. Mga kasamahan din ni Bantag, ha? Sa kalakaran sa Bilibid dahil INC din si Bantag. Ayun lang po to, ha, sa nabasa natin, ha. Ipapalabas po natin dito yung ano na to. Oh. Sila yung may hawak ng high profile drug inmates. Ha? Sa Bilibid na mga saksi laban kay Dilima, mga INC din. Ha? Sa Cavite, ang droga galing sa Bureau of Customs. INC ang controllers sa cargo dun. Ha? Ha? Pansin mo si Attorney Tapacio, nung si Dilima magpipiansa, ayaw nila kasi ganti ng INC yun sa exposure ni Dilima. Ha, biro mo, ha? Ha, magkapatid na Tevez raw ang financier sa Bureau of Customs ng droga. Smuggling, di ko alam if ano ang first name. Ha? Tinanong ko siya, sino ka ba? Yun. Sabi niya, researcher at analysis ako. May center ako sa Maynila. Ha? Yung sinabi ni Avalos na powerful, ha? Syndicate, inside PNP, galing sa akin yung research at analysis na yun. Ha? No? Tingnan mo, ha? Ito pa ang sabi niya. Informant, mas kilala ako ni DOJ Boying kasi mga bodyguard niya mula sa angkan namin sa Cavite. Pero di muna ako lumalapit kasi sumasabit siya sa droga sa Pogo. O Boying, sagutin mo to, ha? Ano tong sinasabi niya na sumasabit ka sa droga sa Pogo? Informant ako ng Sec Avalos, nagpapasa ako ng research. Ha? Oh.
So mga kababayan, ibig sabihin po, totoo po yung ating sinasabi dati, no? Ha? Na kaya po hindi makita itong si Bantag dahil po sa kinukuberan ito. Hindi po to akin, ha? Dahil kinukuberan ito ng isang napakalaki at napaka-impluensyang reliyon. Sa madaling salita, may isang reliyon na kung saan tahimik lang pero gumagawa ng kalagim-lagim na krimen. Ba't kung nasabing krimen, eh yun lang pagtatago mo kay Bantag eh. Yun lang pagpuprotekta mo sa mga adik at mga politikong gahaman at mga walang niya. Ha? Yung mga walang modong ano na yan, kriminal na yan. Diba? Oh. Eh siyempre, kaya hindi nila hinuhuli ito si Bantag at hindi mahuli-huli. Paano nyo mahuhuli? Ha? Eh may malaking reliyon na mayroong malaking reliyon na kung saan tinatago itong taong to. Eh hindi mo naman pwedeng malaman kung nasaan dahil kung titignan mo yung mga area nito, mga tinatayuan ng Iglesia ni Cristo, ha? Eto, ayon lang po to, ha? Pero hindi ko pa po to tinitiyak na sigurado na to. Para po maliwanag sa lahat, ano? Eto po'y ayon lamang dito sa nag-report sa atin. Kung totoo man ito, sana magulos-dili kayo, lalong-lalo na sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Ha? Kung nasa inyo si Bantag, ilabas nyo na. Kung wala naman, sagutin nyo itong tanong ko. Ha, totoo ba ito o hindi? Kasi ang pagkakaalam ko sa Iglesia ni Cristo, hindi ganun katulonggos o ganun kahayop. Para sa akin lang ha, kasi may mga kaibigan nga ako eh. Ito, patas lang tayo dito dahil nga ayon ito sa mga report na nakarating sa akin. Ha? Oh, kaya naman pala dahil Iglesia ni Cristo ito, si Bantag. Eh siyempre, pag sinabi natin Iglesia ni Cristo, si Tapasio, Iglesia ni Cristo. Ha? Protector ni Tevez. O yung mga PNP, ayon sa ating researcher, karamihan dyan, mga pulis, puro INC. Ha? Nagiging protector nito nila, ano? Tevez o Henry Tevez. Ha? Biro mo, dumadaan pala sa customs. Ha? Paano nangyayari yan? Ano? Nagyan ba eh talaga? Sabi mo, ha? Sabi niya dito, magkapatid na Tevez raw ang financier sa Bureau of Customs ng droga. Ha? Smuggling, di ko alam if ano ang first name. Eh, sino pa ba yung addict na kilala natin? Ha? Alam nga naman na si Gary Tevez. Alanga naman si Mingyong Tevez. Yan sumisikat ngayon ng mga drug lord, talagang kilalang drug lord, eh Tevez. Wala nang iba kundi ko si Henry Tevez at si Arnie Tevez. Na pinoprotektahan nitong mga abogado na halos puro Iglesia ni Cristo. Ha? Alam niyo mga kababayan, magmasid po tayo, mag-imbestiga po tayo. May ginagawa pong pailalim. Ha? Ayon po dito sa ating researcher, itong Iglesia ni Cristo. Ha? Nagpapalakas po sila. Ha? Dahil po sila ay ma-impluensya dahil sa tuwing election, sila po ay kagamit-gamit. Tulad nga po kasi ng sinabi ko pagdating ng election, para po pakita natin na hindi lamang po ang Iglesia ni Cristo ang kagamit-gamit tuwing election. Ha? Ang problema kasi, born again, katoliko, yung mga nagkakahiwa-hiwalay. So ang nagiging pag-asa po ng mga politiko kaya sila nananalo kaya itong Iglesia ni Cristo. Kumbaga sila yung malaking pandagdag doon sa kakulangan nitong isang politiko sa kanyang boto. Eh kung ang lahat ng ating mga botante, o halimbawa, alam natin susuportahan nito ni Iglesia ni Cristo itong si Ganire. Eh doon tayong lahat sa kabila. Para ipakita, ipamukha natin sa mga politiko na yan, ha? Na hindi lamang ang Iglesia ni Cristo ang may kapangyarihan para mailoklok sila sa kanilang posisyon. Ang nangyayari ngayon, kaya po ang nililigawan ng lahat ng politiko ngayon ay Iglesia ni Cristo.
dahil nagkakaisa po sila. Ha? Oh, itong election na to, halimbawa, Sara, oh, tapos Marcos, oh, kung ang lahat ng iglesia ni Kristo, ang iboboto, itong si Sara, kung tayo pong lahat mula doon sa Islam, mula doon sa born again mo, sa ibang mga reliyon, ang iboboto lang natin, itong si Amy Marcos, walang magagawa to, 20% lang naman ang dami ng Iglesia ni Cristo kung pagsasamahin tayo. Kumbaga, 80% tayo dito sa buong Pilipinas, kasama na ang Islam, ang Muslim, Katoliko. Diba? O, kaya namimihasa, kaya lumalaki yung ulo nitong mga Iglesia ni Cristo na ito, dalakala nila, hindi mananalo ang isang politiko pag wala sila. Ha? Kaya nga po, ang nangyayari, yung mga pastor, yung mga pare, hindi na nabibigyan ng ano, dahil para sa kanila, hindi para sa mga ano na to, politiko, hindi naman kayo nagpanalo sa amin eh, Iglesia ni Cristo. Kaya tignan nyo, pailalim, ang lahat na nabibigyan ng pwesto sa gobyerno mga Iglesia ni Cristo. Hindi nyo po ba napapansin yun? Hindi nyo po ba na nakikita yun? Ha? Oh, lalong-lalo na, marami rin yan, oh, yung grupo ng dating daan, marami rin yan sila. Oh, itong kay Kibuloy pa. Oh, kaya lang, itong kay Kibuloy, sigurado kay Sara to buboto. Kaya halos lahat ng tao nito ni Kibuloy, aso din nito ni Duterte. O di po ba, eh, lalo na ito si Kibuloy, na isang aso ng isang pangulo. Ha? Oh, napahimurin mo sa pit ni Duterte, hihimod tong sinasabing anak ng Diyos. Anak ng teteng. Alam ko po background nito ni ano eh, ni Kibuloy eh. Kausap ko yung isa sa presbyter ng UPC. Eh dati pa lang UPC to. Eh dahil gusto niya ng mataas na rango, eh nagpupumilit, ay nagsarili. Oh. Dahil para mapabilis yung kanyang mga member at dumami, nagpakilala. Siya daw yung anak ng Diyos. Oh, sa pagpapakilala niya, kaya nga daw niya pigilin yung ulan eh. Nawala talaga yung ulan. Bagyo naman, si Yolanda naman yung pumalit. Oh, diba? Oh, alam daw niya ang lahat. Oh. Eh, talagang alam niya lahat ng kasamaan nito ni Duterte. Sa lahat ng kanyang mga nagawang mga kalokohan nung panahon ng administrasyong Duterte. O kaya nga inabuso niya kahit ng rape siya, nabaliwala. O dahil ginamit niya yung kapangyarihan nito ni Duterte. Ewan ko kung paano nila kinausap yung biktima, yung babae na bata. Ano, para umatras ha, doon sa isinampang kaso dito kay Kibuloy. Ha? Yung dalawa na yan, o. Pero ganun pa man, kahit magsama pa tong mga ito, ha, palagay natin 30% na sila. O, may 70% pa din. Ay kung magkakaisa po ito, kada eleksyon, ipakita po natin, pamukha natin one time lang. Kasi lumalaki na po ulo ng mga Iglesia ni Cristo eh. Isa nga yan sa pinagmamalaki nila. Na kaya daw kilala Iglesia ni Cristo dahil sila daw yung dahilan kaya nananalo yung isang politiko. Ha? Oh, ngayon, hindi ba kayo nababahala niya? Eh halos lahat ng pabor napupunta na lang sa Iglesia ni Cristo dahil nga sila yung kilala na kung saan pwedeng gamitin ng mga politiko para manalo dahil sila nga ay iisa yung boto. Kung anong sinabi sa taas, yun din ang dapat gawin ng lahat. Kung mga talagang pinag-uutos. Ha? O one time lang, itong susunod na eleksyon, kung sinong susuportahan ng Iglesia ni Cristo, tayong lahat, suportahan natin yung hindi nila sinusuportahan. Para magmukhang, para ipamukha natin sa kanila, ha? Na hindi sila ang dahilan. At para naman mabigyan din, ha? Ng pabor, itong mga ibang reliyon, puro na lang sa kanila eh. Kaya nga sila nagahari, kaya sila namamayagpag dahil sa sistema nila na yan. O, eh epektibo eh. Ha? Epektibo. Kaya is dahil epektibo 'yan, hayaan na lang ba natin? O tingnan niyo ngayon, hindi makakulong-kulong yung ibang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ha? Dahil nahihiya itong mga nasa gobyerno. Pag tinira nila, yan, baka hindi na sila iboto ng mga iglesia. So 'yun ang nangyayari, nakukontrol po sila ng pailalim ng isang reliyon. O tingnan mo si Bantag ngayon, paano pa 'yan mahuhuli?
ayon nga dito sa researcher natin, police, o yung mga nakapaligid dyan kay Remulla, ulitin nga natin, ang sabi nga dito, sabi dito ng ating researcher, ilang hanapin lang natin mga minamahal kong kapatid. Sabi dito, dahil Iglesia ni Cristo yung mga nasa paligid ni Remulla na inuutusan niya. Ibig sabihin, kaya walang nangyayari dito kay Remulla sa kanyang mga ginagawa dahil pati yung inuutusan niya na mga tauhan niya, Iglesia ni Cristo. Nakasaisin na ba naman? Alam niyo, parang fraternity rin tong Iglesia ni Cristo. Hindi sila naniniwala na si Bantag yung pumatay. Kaya hindi nila ito hinahayaan na mahuli o mababaan man ng kung ano. Kumbaga, naglalaro na lang po tayo dito. Akala nyo hindi sabit dito sa usapin na ito yung isang reliyon. Yung isang dambuhalang reliyon na ginagamit yung kanilang reliyon para magpayaman, para magpalakas ng puwersa, para maging kilala sa sa gobyerno. Ibiro mo, pati yung leader nito, diba? Naging ano yata eh. Ano ba yung binigay na ambassador yata ang binigay dito? O biro mo ha, ginamit yung kanyang reliyon para magkaroon siya ng katungkulan. Ginamit niya yung kanyang reliyon para siya ay makapunta kung saan-saan dahil ang plano nga nila, ipakalat yung isang reliyon na tinayo ni Manalo. Hindi yan tinayo ni Cristo kasi yung tinayo ni Cristo hindi nang galing sa Pilipinas. Gusto nila, ginamit nila yung pagkakataon na sila ay mabigyan ng posisyon dahil nga sila yung nagiging dahilan kung bakit nananalo yung mga politiko. Sa lugar lang namin, pag tumatakbo yung mayor, unang tinatakbuhan ng mga mayor, Iglesia ni Cristo eh. Kaya pagdating ng siya ay nananalo, lahat ng pabor napupunta sa Iglesia ni Cristo. Hindi po tayo nagsisinungaling dito. Ito po'y pawang katotohanan. Kaya po halos lahat ng Iglesia ni Cristo mayayabang eh. Kung umasta, akala mo kung sino na. Hindi natatakot pumatay. Pag pinangkinggan nyo po yung sinasabi ni Brother Eli, katakot-takot ang ginagawang kasamaan ng Iglesia ni Cristo. Nung nakaraan lang taon, yung mga ilang taon ba yun, nakuhaan na maraming armas itong Iglesia ni Cristo. Isi-search ko po, papakita ko sa inyo kung saan yan. At masasabi natin, kaya pala ito ang ginagamit ni Arnie Tevez. Isa rin to sa protector kay Arnie Tevez, Iglesia ni Cristo. Balitang-balita po dyan sa Negros Oriental. Pero ganun pa man, tulad ng sinasabi ko, sana masagot nila to. Nasaan na si Boyce? Nasaan na si Bantag? Ayon po sa ating researcher, ayoko po banggitin yung kanyang pangalan dahil nga delikado. Kaya mga kababayan, hindi na po kataka-taka ngayon niya kung bakit hindi nakikita to si Tevez. Kasi may pumapailalim eh. Sasabihin nitong mga tao sa Iglesia ni Cristo na kaibigan nila Tevez at hindi, huwag nung gagalawin niya si Tevez. Pag ginalaw niya sa susunod na eleksyon, hindi na kayo mananalo. Ibig sabihin po, may pailalim. Ngayon, para po hindi makakontrol ng Iglesia ni Cristo itong mga politiko, tulad ng sinabi ko, pakitaan po natin one time lang, nananawagan tayo doon sa mga pastor, ministro, sa ibang mga reliyon. Magkaisa tayo, ipakita natin dito sa Iglesia ni Cristo na hindi sila ang laging nagiging dahilan para manalo yung isang politiko. Kasi lumalaki na ulo nila. Masyado na silang nagiging mayabang. Masyado na sa silang nagiging lumalaki na yung ulo ng mga ito eh. Kaya mga kababayan, hinihintay po natin sagot ng Iglesia ni Cristo kung anong masasabi nila dito. Nasaan na si Bantag? Kaya pala mga minamahal kong kapatid, walang nagagawa itong si Remulla maging si Abalos. Yun ang dahilan. May nakikialam na isang malaking reliyon. May pumapailalim.
At siyempre, yung mga membro nito ng Iglesia ni Cristo, pulis, sundalo, judge. Eh kaya nga gustong ilipat nito ni Tevez o ni Tapacio yung mga yung kaso ni Tevez doon sa ombudsman, dahil balita ko halos lahat ng mga may katungkulan diyan Iglesia ni Cristo, na kung saan karelyon, ha, karelyon nito ni Tapacio. Sabihin, magkakaroon siya talaga ng pabor doon dahil magka-iglesia sila. Eh yung patakaran po sa Iglesia ni Cristo, kung malalaman nyo lang, yan po sila ay nagkakaisa. Kahit po mali yung kanilang kasama. Kahit pa nga kriminal yan eh. Hindi nila hayaan yan na makulong. Tulad na lang ni Bantag. O ngayon, titirahin ko na si Bantag. Sabi ko, isang linggo lang. Pag hindi ka sumagot sa mga tanong ko, ha? Eh, ikaw ang babanata. Ibig sabihin, positive na may ikaw nga yung may kasalanan. Ha? Ibig sabihin, totoo nga na ikaw yung tumira. Ha? Nag-aaway pa kami ng tatay ko. Sabi ng tatay ko, huwag mong tirahin yan. Pero ngayon, titirahin na kita. Ha, Bantag? Pinahangaan kita dahil wala kang naging record doon sa pagiging BGM. Pero ito, parang naniniwala na ako na talagang hayop at demonyo ka. Ha, Bantag? Oh, hindi ka mahuli-huli dahil marami kang kasabwat. At alam niyo mga minamahal kong kapatid, doon kasi sa Bilibid, meron pala diyang, kung maaalala ninyo, ayon po dito, sabi dito, pansin mo, si Attorney Tapacio, nung si De Lima, magpipiyan sa ayaw nila, kasi ganti ng Iglesia o INC yun sa exposure ni De Lima. Ah, naalala nyo nung pumasok si De Lima dun sa Bilibid, na natuklasan niya yung lahat ng mga illegal doon. Sabi dito, nung si De Lima daw ay pumasok doon, ay talagang maraming mga drug lords doon, na membro ng Iglesia ni Cristo na nakakulong, na nagalit kay De Lima. Eh syempre, dahil itong mga drug lords na ito na nasa Bilibid, nagbibigay ng, sabihin na natin, suporta dito sa Iglesia ni Cristo. Pera. Ginagamit naman ito yung Iglesia ni Cristo para magsabi doon sa mga may katungkulan. Ito naman may mga katungkulan na gagamit ng Iglesia ni Cristo para pasundin sila, dahil nga sila yung nagpapanalo sa kanila. Sila yung nagbibigay na, di ba? So, totoo po yung sinabi ng Biblia na balang araw may isang reliyon na kukontrolin, yung pamahalaan ng isang bansa. Isang reliyon na kung saan magkakalat ng lagim o kasamaan. Kaya mga kababayan, mag-ingat po tayo. Ano, sapagkat maging yung mga reliyon ngayon, ginagamit na rin ni Satanas para po paigtingin, palakasin yung puwersa ng kadiliman. Ano po? Kaya sa darating po na election, malayo-layo pa man, mag-isip na po tayo. Sana po magkasundo lahat ng reliyon. Kasi kung pag-iisahin po natin lahat ng reliyon, pagdating ng eleksyon, kalaban na yung Iglesia, magmumukhang lamok tong mga to. At doon, masasabi nila sa sarili nila na may katapusan pala yung kanilang pamamayagpag. Diba? O biro mo ba naman? O unang-una, ha? Lahat po ng sinuportahan nito ng Iglesia ni Cristo, lahat nakasuhan ng plunder. Isa na dyan, si Gloria Macapagal. Nakulong. Si Erap, ganun din. Sila din ang sumuporta dun. Diba? So, wala silang pakialam eh. Kung masama mang politiko, yung kanilang susuportahan. Ang importante, mabigyan po sila ng pabor. Kaya tignan nyo dyan, manding maging sa mga matataas na posisyon. Tignan nyo, mga iglesia yan, maniwala kayo sa akin.
bihira lang po. Kaya nga po matalino itong ating Pangulo, Bongbong Marcos, dahil kung ilalagay niya dyan, sa DOJ, ang reliyon ay Iglesia ni Cristo, maging itong si Avalos, ay tiyak na, panalo na si Tapasyo. Burado lahat ng kaso nitong dalawang demonyo. Hindi, totoo sinasabi ko. Ha? Kaya nga po galit na galit itong Iglesia ni Cristo, maging itong mga membro nila dito kay Kapersi Lapid. Ha? E biro mo ba naman eh? Isang tambak na kalokohan at inutil itong mga pinaglalagay ng Iglesia ni Cristo. Diba? Oo. Kaya mga kababayan, sa susunod po ay pag-uusapan po natin dito yung mas mahalaga pong mga talakayin, lalong-lalo na sa lahat po ng mga naging kamalian, kalokohan ng bawat presidente. Ibig sabihin lamang po, hindi lang po tayo tumitira at talagang sumisilip sa kalokohan ng isang presidente, kundi ng lahat. Para naman po hindi bias, titingnan po natin kung ano yung kamalian ng isa doon sa nagawa ng isa. Diba? So mga kababayan, maraming salamat po muli sa araw pong ito. Muli sinasabi po na yung lingkod, mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po. We'll be right back.